nung una na nalista yung pangalan nyo, dinala ka guidance or in-identify ni advisor, ano yung first reaction nyo nung sinabi na, na i-include kayo sa project na SMILE? Para matulungan ako, para yung mga bagsak na sabi ko mo, sir, yung mabago mo, sir, kung masak. Paano ko siya na-introduce yung project ni, actually, ni former principal, ano po, kasi ito, kinuntinyo lang, sir. Ano po, paano po in-introduce ni mami yung project sa school? Ano po na po kasi yung project SMILE po kasi nagsimula po through rigid yung training ng mga teachers. And then after po, yung project po SMILE na natin, project SMILE po na kami, binaba naman po namin from the teacher, binaba namin sa estudyante. So, gumawa kami na. Bukod doon sa dati namin, gumawa kami ng module. Dito naman, nag-select kami ng students na bukod doon sa mga sardo pa namin iba, pumili kami ng 20 na sardos namin. So, sila po yung naging study namin at sila po yung binibigyan namin ng intervention. By subject, kung ano po yung subject na binagod sa kanila, at sila po yung ng bawat subject teachers. Okay, ano po yung naging selection? Paano yun na napili yung itong mga recipients natin ng project? Actually, sir, ano po yung characteristics ng mga batang ito? Actually, sir, yung characteristics nila iba-iba. Meron po dito yung may meron rampant ang pagka-absent. Yung iba naman po dahil sa family background nila. So, ito ay random na lang po siya, sir. Hindi po kami yung nabili na kailangan may family problems. Random sampling po kami. By section po, from section 7 to section 12, bumili po kami ng at least 2 or 3. Yung iba po, 3, yung iba po ay 4. Pero yung po ba yung may, kumbaga, at least of dropping out or may failure sila? Yes, sir. At least of dropping out. And at the same time, kasi at dropping out na po sila, may failure po sila sa mga subject as of first and second quarter. Three or more suspect na so, isa po pong class advisor si ma'am. Alam niyo naman po na ang ginagamit ay ADM, Alternative Delivery Mode, which is more on module, is more on worksheet ang binibigay sa kanila. Okay, di ba? Yun po ang ginagamit. Ano pa po yung ibang activities ng Project SMILE? Ng SMILE 2 project, itong Project SMILE 2? Aside from yung modules na binibigay, inuwi sa bahay, na-submit nila, may iba pa po bang activity under ng project na to? Lalo sa pa po pwedeng proyekto yung pakikipag-uwi. Kasi kung minsan, yung wag mo lang po, hindi na sila yung talagang nasusunod yung bata. Eh, minsan po, yung magulang din, kapag binigyan po ng letter or nabisuhan po na kailangan makipag-ugnayan sa mga teachers, hindi rin po nabibigyan ng oras yung anak nila na kabustahin po, bisitahin. Kaya po, gumawa po kami ng parents-teacher conference para po malaman din po ng mga magulang yung mga dapat po nilang malaman. How do you find it, ma'am? Naging effective ba? Opo. Naging effective po. Sobra. Kasi po yung mga bata po, nagkaroon po sila ng encouragement at mas nagpursige po sila kasi nalaman po nila na malaki po pala yung may tutulong sa kanila. Okay. So, ano po yung nakikita nyo na strength ng Project SMILE 2? Strengths na talagang, ito kitang-kita na best practice to sa aming project to na pwedeng i-benchmark, pwede rin ma-sustain. Yung napalakas sa kanila yung ugnayan ng parents at saka student. Kasi natatap namin yung teach ay yung student, hindi lang kami, natatap din namin yung mga parents. Which is, sila mismo nagko-continue ng mga modules at saka yung mga activity namin kasama na po ang mga
parents, which is maganda. Paano yung po naging, paano po naging active yung parents? Ano yung inyong way para sila, na-convince sila sa project na to? Actually, sir, huli na po namin sinabi na, yung mga student, yung mga anak po nila ay nasa Project Smile. Hindi po namin talaga sinabi na nasa project po sila. Actually, na-surprise. Yung iba nga po, hindi pa po nila talaga. Pero minumukahin namin na umagad kayo kasi pakita nyo naman na mahal nyo yung mga estudyante, yung mga anak ninyo. So, maki-involve kayo sa amin. Kasi ang inaano namin, wag lang kami ang involve sa pagpapalaki ng mga bata, especially doon sa It means po, naging part sila ng project para in-convince nyo sila, mga bata, even without parents, na sila para naging part nito. Parang kayo yung nagbigay ng mga activities para lang ito maging involved. Then, saka pa rin yung sinabi sa parents that actually sila nasa part na sila ng yes, sir. Program. Yes, sir. Yes, school. So, at talaga ang problema namin is clearly the attendance of the parents, yung mismo may problem namin, sir. Kasi pagdating sa mga may pasado, may awkward, lahat sila consistent po, pero yung bata natin na may problema, sila may tamad pumunta dito. So, ang ginawa namin talaga sa first number sa amin sa advisory class, yung first part ng first day, talaga ang motivation ko sa kanila. Ang magpapagating ng parents, bibigyan ko ng additional point. Dito, dinagpuntahan, lalo na yung mga gustong humabol ng grade, no? So, nakarating sila doon, in fact, sa 30 student ko, mga 22 ang parents sa wow. Yung first day, sir, anong first activity si namin? So, unti-unti na encourage sila, kahit so, wala ng incentive, nakarating sila, kasi sabi namin, kami, teacher, partner namin kayo, so huwag mo kami iwanan lang dito, babalik kayo, January na, kung saan huli na ang lahat. So, habang ano, katabuli po kayo ng pag-unay sa amin. Kaya, successful po talaga ito, sir. Talaga, kunti-kunti dumami. Lalo na ito, nagulat kami ng nakaraang meeting si namin ng huli-huli pa respect. No, punong-punong sir ang aming social call. So, ibig sabihin, ang parent, not only the student, talagang willing mag-partner siya amin para kumangat na. Involved na sila. At talagang nagko-coincide yan sa government natin. Na-encourage talaga yung participation ng parent. Kasi hindi na sa teacher naka-atang ang future nila. Partner talaga kami. Tanungin ko naman si Sir Popat Person. Sir, ano po yung nakita niyong strength ng Project Smile? Well, of course, the teachers convincing the parents, and of course, the teachers will be the one to conduct the ATM at them. It's an extra effort, extra time. Although most of the time is during their class period, and they have to leave the 30 para i-attend muna yung isang nasa kapila. May nakita ba kayong weakness ngayon na para ating mapaganda pa sa susunod na school year? Effort talaga. Extra effort, hindi na effort. Paper, yeah.